nagagamot na ang breast cancer. So tuturuan ko kayo paano ito ma-survive. Tandaan, hindi ito death sentence pag nasabihan kayo na breast cancer kasi 98% ay nagagamot na. Basta maaga ninyong malalaman, maaga kayong magpapagamot. Meron ng mga paraan para mapaayos na rin yung appearance ng breast ng isang pasyente pagkatapos ng operasyon. So marami na kayong choices o pagpipilian pagdating sa test at gamutan. Ang kailangan lang sa pasyente ay positibong pag-iisip. Tapos maging aktibo sa gamutan, iisipin naggagaling kayo. Mag-self breast examination kada buwan para malaman ng maaga kung meron na ngang problema sa inyong breast. Okay po na umiyak kayo. Siyempre lahat naman tayo takot mamatay eh. Gugustuhin pa ba ako ng asawa ko? Yan yung mga tanong. So humanap ng mga makakausap at tutulong sa'yo. Tapos dagdag pa yung mga stress sa buhay. Paano yung gastusin? Paano ka papapasok sa trabaho mo? Tsaka paano yung mga anak mo? Kailangan ipaliwanag sa inyong mga anak ano ang mangyayari, ano ang sakit. Kasi takot din naman yung mga bata kung sila ay mauulila. So, paano ba nadadiagnose ang breast cancer? Yan, so ang dami-daming mga emosyon. Kaya kung ito tinuturo sa inyo, ito ho para dun sa mismong pasyente, sa kanilang mister, paano sila makakatulong, at dun sa inyong mga bata. Kasi pag nasabihan ka may breast cancer ka, parang ang dami-daming bagong terms na kailangan mong malaman o aralin. Ngayon mo lang narinig. So ito po yung i-discuss natin para pag narinig nyo dun sa doktor ninyo, hindi kayo magtatago. Number one rule, wag ho kayong magtago. Magpagamot agad. Pero may panahon kayo para mag-isip. So para malaman nyo may breast cancer ba kayo, tignan nyo mabuti sa salamin at kapain ang inyong breast. So makikita nyo ba nangapal, nagkaroon ng parang dimple o parang pumasok pa loob o kaya yung inyong utong o nipple parang bakit parang may sugat, medyo mainit, may lumalabas na dugo or kulay puti, nagkaroon ng sugat-sugat o kaya parang may bumukol. Yung iba naman bumaliktad yung nipple, bumalik. Tapos naging iba-iba yung size, parang nagkabilog-bilog. At saka mapapansin nyo, aba, bakit parang naging dalanghita yung inyong breast? Tsaka may makakapa talaga kayo. Yan. Kaya sinasabi ko, kada 15 or katapusan ng bawat buwan, kapain ang inyong breast. So, paano malalaman? Una, magkakapa talaga kayo. Meron din, para malaman kung talagang breast cancer, ipapa-x-ray na kayo ng inyong doktor. Huwag ho kayong matakot dun sa mammogram, maliit lang naman ho yung x-ray nun o yung rays nun. Tapos, ultrasound, sound waves lang ho yun. Pag sinabi namang MRI, itatapat lang naman kayo. Ano, magnetic energy lang po yun, radio waves. So, walang x-ray dun sa radiation nyo. Tapos, ibabiopsy. Siyempre, kailangan matingnan ng doktor sa inyong, sa kanilang microscope. So, meron kasing tumor testing na tinatawag. Pumayag ho kayo sa biopsy. Huwag ho kayong tatanggi. Huwag ho kayong maniniwala sa kapitbahay na kapag tinusok, lalong kakalat, hindi po. Kailangan ho yun sa gamutan ninyo. So, pumayag. Total, tatanggalin naman ho yung pinaka-bukol. So, yung microscope, titingnan kung nandun pa sa lugar or kumalat na ba. Tapos, meron ding mga hormone test ito. So, maririnig nyo na, di ba, nasabi ko nga, yung mga laboratory. So, pag narinig nyo yon, humanap po tayo ng pondo para mapagawa yon. Ngayon, pagdating naman sa hormones, maririnig nyo, merong, kasi di ba, ang hormones ng babae, dalawa, estrogen, tsaka progesterone. So, pag sinabing positive sa estrogen, estrogen receptor positive. Or kung marami pa yung progesterone nyo, PR, progesterone receptor positive, or HR, hormone receptor positive. So, importante ho yan sa gamutan ninyo. Meron pa hong isang test, yung HER2 new, para yun sa doktor na oncologist, para sa gamot na Herceptin. So, maririnig nyo sa lahat ng may breast cancer yung Herceptin. Meron tinatawag na triple negative, ibig sabihin, ibang gamot naman ang gagamitin. Tapos, titignan din ho yung cell grade, kung aggressive, mabagsik, madaling gamutin. Tapos, meron pang
genome testing, genomic testing. Oncotype, so kung chemotherapy o radiation therapy yung gagamitin gamutan sa inyo, kung babalik o hindi na yung inyong cancer. So may final report ho yan. Kasama ho yung mga kulani dun sa final report. Syempre kailangan malaman din yung status ng kulani. So pag sinabing MRI, magnetic energy ho yun, radio waves, walang X-ray radiation. Tapos yung iba nagdadagdag pa, titignan yung bone natin. So may tatawag na bone scan, CT scan. Yung CT scan, yun po yung may X-rays. Tapos may PET CT scan pa po. Tapos, bibigyan kayo ng stages ng inyong doktor. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, sila na ho ang magpapaliwanag nung pag-i-stage. Pero kailangan kasi malaman nyo kung nandun pa or nakalabas na dun sa lugar yung bukol. Kaya pag nalaman ho may bukol, unang-unang gagawin, tanggalin agad sa katawan. Huwag hong magtatago sa doktor. Hindi naman ho yan kailangan sa ating katawan. So, pupunta na tayo sa gamutan. Unang-una, patanggal natin. So, opera talaga. Huwag ho kayong matakot doon. Maraming klase ng opera. So, ito po, in general, magpapa-opera. Yun po ang unang-unang gagawin. Tapos, titignan kung anong kailangan yung gamutan. Radiation ba? Chemotherapy ba o immunotherapy? Okay, ano yung mga surgery o opera? Ang kailangan nyo ho, pumunta kayo sa doktor na tinatawag na surgeon. Sila na ho ang magtatanggal nun, tapos saka ipapaliwanag sa inyo kung kailangan nyo ba yung radiation o chemotherapy. Meron pwedeng gagawin, yung lugar lang ang tatanggalin. Halimbawa, yung bukol, yun lang, ititira pa yung ibang parts ng breast. Pero, may iba na rin gamutan, gagawin yung buong breast, tatanggalin. Yun yung tinatawag na mastectomy. Tapos, isasama na rin yung mga kulani doon sa inyong kilikili. So, ilang araw kayo sa ospital noon, medyo pagod kayo dahil sa anesthesia at dahil sa opera, punas muna, huwag maliligo hanggang bigay. Kasi kailangan tanggalin yung mga lumalabas na dugo dun eh. So, punas-punas muna. Pwede nyong gamitin o igalaw-galaw ang inyong braso. Medyo masikip lang at parang bugbog ng konti. Siyempre, nag-opera eh. Pwede kayong magtrabaho na yung mga simple trabaho lang hanggang sa inyong makakaya. So, anong magiging side effect nito sa katagalan? Kung na-operahan kayo, medyo manhid lang dun sa kilikili at saka sa inyong balikat. At yung iba naman, medyo lumalaki yung kanilang braso. Ang tawag doon, lymph edema. So, mamaya papaliwanag natin yan. Huwag ho kayong mag-alala doon sa lymph edema kasi nagagamot ho yan ng rehab medicine doctor. Ipipiti kayo or tiyatawag na physical therapy kasi may mga massage na pwedeng gawin. Lalagyan ng masikip na medyas o yung compression socks, exercises. So, yun ho yung mga gagawin. Ngayon, huwag ho kayong matakot dun sa radiation. Mamaya, papaliwanag natin. So, yung iba, nagpapa-reconstruct or ibig sabihin, pinapaganda yung itsura ng kanilang breast. Okay din po yun. Surgeon din ho ang gumagawa nun. Plastic surgeon. Kailangan pumili kayo ng experience. At saka pag-opera sa inyo, pwedeng ipaayos na dun sa inyong plastic surgeon. Kasi parang nakita nila mas better yung resulta pag, kung ginawa pagkatapos ng opera kesa i-delay. Medyo masakit-sakit hanggang 3 araw kung ni-reconstruct or inayos yung breast nyo. Pero maghantay lang kayo ng 1 buwan bago gumawa ng mabigat na trabaho. Maraming klase nung ipang reconstruct or flaps, pwedeng galing din naman sa inyong katawan yon or pwede yung nilalagay na silicone. Tapos kasama dun sa pag-opera, yung tinatawag nating radiation therapy. Tatapatan yung inyong dibdib ng radiation. So, radiation oncologist naman. So, medyo marami-raming doktor ha, nakakausapin. Tatapat yung X-ray dun sa breast. Ito po yung makina, tawag dyan linear accelerator. May sinasabi din na bracket therapy. So, ipapaliwanag yon. Side effect ng radiation, medyo pagod kayo. Tapos may pagbabago dun sa inyong balat. Ayan. So, pagod, may pagbabago lang dun. Parang nairita. Siyempre, may radiation dun sa inyong balat. Tsaka mag-iiba yung
kulay, medyo masakit ng konti. Yung long-term effect, ito nga, medyo lalaki lang yung inyong braso. Sabi ko naman, pwede namang ipiti yan. So, yun yung side effect ng ating radiation. May isa pa, kung hindi po kayo sa radiation, pwede din chemotherapy. Gamot naman ang ibibigay sa inyo. Pwedeng iniinom o pwedeng pinadadaan sa ating mga ugat. Sa swero, pwede din. Yan ang tinatawag na chemotherapy. Alam ko po, takot na takot. Mas takot pa tayo mag-chemotherapy kesa dun sa operasyon. Okay? Huwag ho kayong matakot kasi hindi naman pang matagalan yon. Papaliwanag sa inyo ng doktor na oncologist. So, binibigay nga ito agad, in cycles. So, sisimulan agad. Pag sabing in cycles, kumbaga isang grupo. So, medyo bababa lang yung blood cell count nyo, pero wag ho kayong mag-alala, bibigyan naman kayo ng mga gamot pang pataas ng mga blood cell count nyo. Ang nakita lang nila, yung mga nag-chemotherapy, medyo tumataba. Iwas na lang ho kayo sa mga taong may sakit, kasi nga po, medyo mababa yung blood cell count nyo. Mas madali kayong mahawa ng mga sakit. Tapos, meron ding mga, syempre ang side effect nun, mahuhulog yung inyong buhok. Mag-wig na lang ho tayo. Tapos medyo parang laging nasusuka, hindi makakain. Pero pansamantala lang naman ho yan. Babalik din lahat. Ang problem nga daw sa iba, nag-weight gain pa nga sila. So, wag ho tayong magpataba maigi. May tinatawag din na hormone therapy para dun sa ating breast cancer. So, yung doktor nyo na lang po ang magsasabi kung kailangan. Meron ding matitawag na immunotherapy. So, kung bibigyan kayo ng mga Herceptin, yung mga ganon, sila na ho ang magsasabi. So, maririnig nyo yan. Pinaririnig ko lang sa inyo para hindi kayo matakot pag biglang nasabihan. Yung mga alternative or complementary, ang example, pangtulong lang ho sa inyo yon. Halimbawa, yung mga meditation, iisipin nyo na kayo ay gagaling. So, i-visualize nyo. Tapos, kung hindi kayo makakain, pwede ho kayong pumili ng mga protina. Ito. So, yun munang iiwasan. Huwag hong masyadong matatamis o kaya yung mga pangpataba, yung maraming fats o kaya masyadong yung mga red meat. Mas gusto natin, mas marami yung plato nyo, more gulay at saka prutas at saka mga isda kasi kailangan nyo ng omega 3. Ang pangpalit nyo bilang sa protina, mas pinapakain ho ng mas maraming protina katulad ng mga itlog, tokwa, tsaka mga beans, yung mga munggo. Yan yung mga pwede nyong pangpalit. Tubig na, syempre, ang gawin natin, panay-panay ho ang inom ng tubig. So, marami tayong pwedeng kainin, gulay, prutas. Yan pa rin po ang best para sa ating cancer. So, ulitin ko lang po, 98% magagamot. Pag wala hong pera, pumunta sa gobyernong ospital, mga DOH hospital, ospital ng inyong LGU o provincial hospital. Kung hindi ho kayo miyembro ng PhilHealth, hanapin ho yung social worker doon sa inyong ospital. Tutulungan kayo, lumapit sa mayor or doon sa city health officer para kayo ay maoperahan, matulungan ng libre. Importante po yung self-breast examination, wala naman hong bayad yon. Sa mga asawang lalaki, suporta kay misis, trabahong bahay, kausapin. Kailangang marinig niya na gusto pa rin niya kayo at humingi ng tulong sa pamilya at malalapit na kaibigan. Salamat po.